So is a contentious man to kindle strife. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Lest burning lips and the wicked heart are like a potsherd covered with silver dross. Let's pray. Paano man, salamat sa iyong masalita again. May pinag-aaralan sa every Sunday, Lord. Sa every night, we pray na kayo pong gagabi sa amin. Na salamat po sa mga ligtas. Ay gatanim namin sa kanila doon. Sila po ay maging, especially mga nagtiwala sa inyo doon, Panginoon, ay makita, Lord, ang inyong kalulatian din sa kanilang buhay. So, we pray na kayo pong laging nagabay lang sa aming ministry sa bawat isa amin dito, Lord. Magatan ng bawat isa. At ngayong gabi ay maututo kami ulit sa inyong salita. Yung ano natin, in Jesus na we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Medyo init ah. Yeah. Mainit kasi nga. Okay, sige, kung sala tayo matapos. Tapusin natin ng usually start tayo ng 5, eh, no? So 6. Start natin hanggang 6:15, ha? So, late tayo. Natagalan tayo kay Kuya Alan. Okay lang yun, kasi matagal na natin pinag-play yun. Nanay ni Alex, tatay ni Alex. So, mukhang handa na kanina, eh, di ba? Noong una, hindi tayo pinapansin noon, eh. Parang wala tayo doon eh. Pero kanina na-cover natin. Sige, oh, bait naman eh. Nahiyain lang daw yun. Anyway, sige, di tayo. The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render reason. So, dyan tayo natapos last week. Ibig sabihin lang nun, sobrang magaling mag-dahilan. Yan lang yun. So, pagbinasa mo ng ano, bakit siya wise? Yan. So, obviously, may ibig sabihin yan. So, ano lang yun, magaling mag-dahilan. Sa tamad, ganyan. So, next tayo, he that passeth by and meddleth with strife, belongeth not to him, is like one that taketh a dog by the ears. Sinong may nag-aalaga ng aso inyo? Ito ba, di ba? Ginawa mo na ba sa aso niya? Okay, tama yun, no? Ano ginawa? Dati kasi may aso kami. Medyo nakalmot ata ako rin, nakagat. Kasi niloloko ko rin eh. So, totoo po yan, yung aso, huwag mo lalawin. Kaya nga wala tayong aso dito. Hindi mo alam ang utak niyan eh. Ngayon, yung iba, hilig sa aso. Hindi ko alam bakit. Minsan kasi nakakatuwa din yan. Kaso nga, sa akin kasi sa Bible, puro negative yung mention yan. Hindi ko yung sinabi kasalanan magkaroon ng aso. Sabi ko lang, mag-iingat. Okay? So, kung andyan ka na rin lang, matuto na tayo sa aso. Ano masabi naman dito? Pag yung aso daw ay, pag sinang take it the dog by the ears, yung sabi, parang piningot. Naku, kakagatin ka nun, di ba? Galit na galit yun. Nakita nyo naman yung tenga ng aso, di ba? Laki, di ba? Naalala ko tuloy yung aso namin dati, na nakakadiri. Yung paborito ng, ano ba tawag doon? Garapata yung tenga eh, no? Kasi daming ano nun eh, dugo. So, wag mong ano eh. So, ano yung kinukumpara doon? Ikaw daw na nakiki, may tawag dyan eh. Ano medal? Nakikialam. Diba sa away ng mga ibang tao, hindi naman sa'yo. Uy, nag-aaway sila. Tingnan ko nga, ba't sila nag-aaway? Ay, hawa ka muna sa tenga. Siguro, nakita, dito siguro nakuha yun eh. Hawa ka muna sa tenga. Nag-aaway sila, makikiano ka naman, makikisawsaw ka naman. Ang sabi dyan? Katulad nga nun, pag ang aso, inasal-asal mo, makakalmot ka, diba? Hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Pero, yun ang mangyayari kasi nga, pinapakialam mo yung bagay na hindi naman ikaw involved dapat. So, sinong madalas ganyan? Yung mga,
ang uso dyan, yung mga chismoso, chismosa, di ba? Kumikita nga sila dyan eh. Nataka ko dati, mahilig ako sa TV kasi. Yung pag alas dos, ang mga ano dyan, yung Chika Minute. Ay, hindi Chika Minute pa dati, yung ano pa dati. Well, dati pa yun, mga mas matanda na yung bad. Yung medyo after no, na nauso nun, sina Christy Pamin, yung mga ganun eh. Pinapakailaman lahat yung away ng kusino, wala naman dapat tayong pakialam doon eh, dahil nasa wala kang ginagawa, bukas yung TV. So wala ka talaga dapat pakialam doon, pero nakikialam ka kasi wala ka rin magawang iba eh. So, pero sila talagang pinag-aaway pa, di ba? Nabanggit ko sa inyo last time eh. Actually, parang nabasa na nga natin to eh. Hindi na to yung first time dito sa Proverbs eh. Di ba yung face-to-face ba yun? Tsaka yung sa English, ano yung sa English? Parang ganun. Ha? Hindi, meron din parang face-to-face na pinag-aaway sila. So, yun lang. Huwag kayong makikialam sa away ng iba. Eh, hindi, gusto ko malaman kasi. Bakit? Para ano? Kaya sa church, ganun din. Pag malaki na raw yung church, minsan walang magawa yung iba. Masyadong karnal, walang magawa. Nagkakalat niya chismis doon sa isa. So, masisira, hindi naman kailangan. So, syempre, pastor na naman ang problema. No? Ba't pa nag-away ito? Hindi ko alam, yun pala. Yung nagkakalat ng kung ano doon. So, huwag kayong makikialam sa away ng iba. Minsan, normal yun. Pero, maganda, hindi ka ma-involve. Ngayon, kung ikaw talaga yung in-charge, minsan, kailangan mo malaman. Diba? Para maiwasan pa yung future. No? So, kailangan ma-identify yung mga troublemaker talaga. Kung saan man yan. Sa church, sa company, sa bahay. Okay, ganun lang kasimple yun. Huwag kang makialam sa hindi mo laban. Amen? Then 18, as a madman who casted firebrands, arrows, and death. 19, so is the man that deceived his neighbor and saith, am not I in sport? Ano yung sabihin ng am not I in sport? Yan. Ano lang to? Joke lang or game lang natin. Oh, naglalaro lang ako eh. So ulitin ko, as a madman that casteth, ano yung firebrands? Ano yung firebrands? Firebrand yun yung parang ano, parang uling. Hindi lang uling, yun yung nag-start ng fire. Kunwari, kailangan mo ng sunog, apoy doon sa ano. Eh, hindi nadala nila. Pwedeng ano yan, pwedeng uling, pero madalas yan, ano yan. Sinindihan na something yan. Okay? Kung naalala niya si Samson, di ba ginawa niya yan? Ay, isang fox. Sinunod niya yun sa Philistines. Pero, so, pag tinapon mo yung firebrand, anong ginagawa mo? Parang yun, si Samson nga, nagahanap ka ng gulo. Sinusunog mo yung field ng iba. Ang laking ano nun, kawalan nun sa taong yun. So, ibig sabihin to, troublemaker to. And arrows and death. Diba? Ganun yung mga siraulo, diba? Diba? At sa Mother Jesus, may siraulo dun eh. Yung sa, naabotan ko yan, di. Lalo ko yan. May siraulo dun eh. Yung sa, may dalang tubo. Eh, merong ano dun, buti merong isang matapang dun. Di na ulit bumalik yun eh. So, may baril eh. Dapat nga talaga, merong ganun. Baliw eh. Ganoon mo, nagkakalat ng ano doon. So, nagulpi nga yung isang beses. But anyway, yun yung baliw. Minsan, nakakasakit yan. Huh? So ngayon, saan sa kinumpara? Sa isang tao daw na nanloloko. Tapos nanloloko siya, nasabihin, eh, nagjojo ko lang ako. Talagang loko-loko to. Parang isang baliw nga na bakit ka mang ano, bakit ka manloloko tapos sabi mo nagjojo ka lang. 'Di ba? Kaya 'tong mga bata 'to, minsan natutuwa kayo diyan, 'di ba? Itong mga 'to minsan ganoon eh. So, minsan okay lang 'yung biro ng mga magkakapatid, pero alam mo na 'yung ano, pag inaaral na nila ng loko, ng manloloko sila ganyan. So kaya maganda 'yung nabantayan, nakikita agad, "Uy,
Mali yan, di ba? Alam mo agad. Diba? So kasi nga, pag lumaki yan, ganyan, parang troublemaker, pag laki. Eh, ganun pala yun. Pag sinabi ko, joke lang, hindi na kasi seryosohin. Eh, joke nga lang eh. Kaso nakakasakit ka. Medyo simple lang to. Pero sa mga bata siguro to. Nakuha niyo ba, mga bata? Yeah. Yung panluloko, hindi yan joke. Ha? Hindi yan laro. Okay? Hindi nakakatawa yung ano yun. Ang sinabi ko ganyan, tapos hindi naman pala. Ay, naniwala siya, di ba? Namamangha ka. Ano ngayon? Ang dami tayong pwedeng pag-abalahan. Mga bata, ha? Wala man loko. Hindi nakakatawa yun. Ay, hindi. May kilala nga akong business mo, umaman sa panluloko eh. Gagaya ka pa. Hindi tayo dun mag-aaksay ng panahon na talagang ano yun. Anyway, tuloy natin. Where no wood is, there the fire goeth out. So, where there is no talebearer, the strife ceases. Nakita niyo yan. So, minsan may mga tao nag-away. Minsan, di mapagka... Di may iwasan. Ano ba madalas nag-away? Kumari, yun, nagkabungguan. Di naman sinasadya. Ay, nakita ko. Sinadya niya eh. Ganun pang, ay, nakita ko talaga. Tapos na yung away. Isang linggo na, isang taon na. Alam mo ba... Yung kinuwento niya talaga na gano'n, sinadya niya pala talaga. Anong nangyari doon? Sa halip na tapos na, nakalimutan na. Ayun. Parang ano daw, parang kahoy na sinunog mo. Habang may, ano ba yung, sino ba nag-ano dito? Bihira na sa atin kasi yung nag-ano yun, no? Nag-uuling eh. Naranasan mo mag-uling? O, di ba nag-ihaw kayo doon? Nung last time, di ba? Ang hirap minsan yan eh. So, paano umiinit yung, ano? Taypay, di ba? Kaya, tawag dyan sa mga ganyan. Ang tawag dyan? Ginagatungan mo ba eh. Sa Pilipino, ganun eh. Ginagatungan. Ibig sabihin, may ano, may apo yun, mainit na. Eh, gusto ko mas malaki yung apo yun. Lagyan mo ng gatong. Kaya minsan, ganyan yung mga nag-aaway. Ginagatungan, di ba? Sasabog, hihinga. So, ang tawag yung tailbearer. Gusto mong, ano, yan, mga chismosa, ganyan. Kaya sabi dyan, pag walang tailbearer, lilipas yan. So, minsan kasi, yung mga pag-aaway nga minsan, dala lang ng, ano nga, nagkabanggaan ba yan? Aksidente, or minsan, talagang parehong may, ano rin, may yabang, ganyan. Pero kung wala na mag-fun yan, yung ano sa English eh, fun. Pag pinaypayan mo yan, huwag mo nang paypayan, mawawala rin yan. Okay? Mga bata? So, mga bata na naman, mahilig yung mga bata kasi dyan eh. Diba? So, dahil itong mga to kasi bantay, sarado to eh. Pag sa labas kayo, doon ka makaka-experience ng ganyan. Gatong to ah. Sige, yun na lang. As coals are burning... are to burning coals and wood to fire, so is a contention man to kindle strife. Pero parang pareho din. Naintindihan nyo ba? Ito naman ngayon, coal, tsaka wood. Ganun din. Ito na yung gatong talaga. Ano yung contentious? Yung pala away. Gusto ko may away. Ay, peace na sila. Ay, hindi, gusto ko pa may away. Kaya, gagawa ko ng ano, sinabi mo, ganyan. Ay, peace. Ayoko ng peace. Gusto ko, ano? Contentious man ang tawag doon. Iiwas kayo dyan. Hanggat maaari, di ba, sabi sa atin, seek peace, eh. With all men. Ah, ito yung gagawin ko para magkaroon kami ng kabayapaan. Ganun, ang dapat mo iniisip. Hindi yung, ay, gugulo to. Eh, bahala na. Gulo kong gulo. Ganun eh. Tatapang. Maling tapang naman. So, ganun pa rin, no? The words of a talebearer are as wounds. And they go down into the innermost parts of the belly. Yan, parang dinidescribe niya the same, ano eh. The same instance. The same scenario na merong mga chismoso-chismosa.
Pero this time, nag-focus siya dun sa ano. Parang kinumpara naman ngayon sa katawan ng tao. Kasi lahat ng tao nagkakasugat. Diba? Ang sakit ng sugat ko, mas masakit yun sa akin. Wala ka sa lolo ko. Ano yung masakit na sugat? Sino na yung nagkasugat? Itong si Stephen na dapa lang. Kasi bihira kasing madapa eh. Sakit ng ano, diba? Sa skin lang. Skin pa lang yan. Eh, paano kung sakit mo nasa loob? Diba? Eh, paano ko sa puso? Yun yung sinasabi dito eh. So, ang application nito, mga bata, at mga hindi bata, huh? Ano to, again, spiritual to. Ito yung mga tailbearer kasi. Yung, hindi, sinabi sa'yo, ganyan, naku, ang sama talaga nito. Huwag kang papayag, mga ganun pa eh, di ba? Papayag ka ba? Hindi nakalipas na ang ilang, oh, kumusta? Naaganti ka naman, mga ganun ba? Mga ganyan, buti sa atin wala, pero kaya natin inaaral to, kung hindi kayo ganyan, hindi nyo alam. May mga ganyan tao. Pag download na kayong TV, yan, makikita nyo yan. Mga teledrama na yan. Talagang, ano eh, tuturuan kang, ano eh. Nakita nyo ba yun? As wounds. At hindi lang yun yan. Sa balat, masakit yan pero mas masakit pag sa loob. So ako, ano bang wala pa naman akong sakit sa loob ng katawan ko? Mayroon na ba? Si Nana, ito na ano to eh. Si Sarian, masakit ba yun? Oo. Masakit? Masakit talaga. Tumikirot. Pero may pain ano naman kayo, di ba? Sino bang ano? Yung iba, yung nabaliyan ng buto, yun, sakit mo. Pero pansinin niyo sabi, they go down into the innermost parts of the belly. So, galing sa labas, papunta sa loob. Yun yung mga mas sakit na salita. Yan yun. Sana huwag kayong matuto niyan. Ngayon, pag nakita niyo sa iba yan, huwag niyo nang gayahin. Hindi mo kailangan gayahin yan. Hindi talaga. Okay, mga bata? Pag binigyan kayo ng example ng iba, huwag mo nang gayahin. Eh, nasaktan ako, inasal ako, gangaasal din ako ng iba. Ganun yung mga batang iba eh. Kahit hindi mo gusto, automatic minsan yung gusto mo makagante. Eh, hindi ka makagante sa ano kasi wala na. Ah, meron pala ako ditong kapatid ko. Di, kapatid ko na lang gagantihan ko. Tama ba yun? No. Hindi, wag. Burning lips and a wicked heart are like a punctured covered with silver dross. Ano yung burning lips? Manghang na sal... Tama yun, no? Kasi obviously negative to kasi yung kasunod is wicked heart eh. Huwag sabihin, ito yung mga nagsasalita ng masama. Diba? May office mate akong ganito, tindi. Hindi lang mura, talagang ano. Kasi yung isa niyang... Meron kami isang office mate, masyadong mabait naman yung isa. Talagang nilalait na siya ganyan-ganyan. Wala siyang ano, parang iyak lang siya, gano'n. Parang babae. Sabi ba naman nung isa, yung loka-loka, sabi niya, makakain nga ng sili para lalong mag-anghang yung ano ko. Tindi eh. Kaya naalala ko tuloy dito, sabi niya, burning lips and a wicked that are like a potsherd covered with a silver dross. Ano naman yung potsherd at ano yung kinalaman ng silver dross? Alam niyo na yung dross. Silver, ano yun? Ano yung silver dross? Ano yung dross? Di ba yun yung parang reject? Pag nagsunog ka daw ng ano, pinapurify mo yung mga metals, merong natitira. Yan, tama. Worthless or dangerous material that should be removed. Impurity. Scum. Alam yung scum? So, walang kwenta. Pwedeng reprobate si... Ano yan? Yan yun eh. Mga patapon. Yun. Tinignan ko pala sa Bible na Tagalog. Yun ang ano nung yun. Patapon. Ganda, di ba? So, ganun ka lang. No? Wicked ba yung heart mo tapos yung bibig mo? Kung hindi... tawag dito? Kung di masama, palamura,
bastos. Ano dapat gawin sa'yo? Di ba yung mga taong matino, naririnig ka lang na tatrouble na eh. Ano ngayon yung patchered with silver dross? Patchered? Ano, may silver ba yung patchered? Si Job, ginamit siya. Pero halos wala na yun. Kailangan may pat. Ano yun eh? Nalagyan ng halaman. Eh, ano na? Basag-basag na. Wala na. Useless na, di ba? So, yung patchered na useless, kinover pa ng useless na naman, sobrang useless. Diba? So, ganun yun. So, kailangan itapon na. Kaya, yan, ang mga bata, yung bibig nyo. Sabagay ito kasi mga baito eh. Pero kung sakali may marinig kayong ganun, huwag nyo nang gayahin. Di nakakatuwa yun. At maganda, kung kilala mo na siyang ganun, huwag mo na rin pakinggan. Bagay, wala pa kayong mga Facebook, diba? I-block nyo na agad. Kung sakaling nagkaroon kayo ng Facebook. So, wala kayong mapapalang maayos. Okay? He that hateth dissembleth with his lips. Ano yung dissemble? Alam niyo na ba yung dissemble? Parang nagkukunwari. Okay? Hindi lang nagkukunwari, parang siyang ng lolo ko. Gumagawa siya ng ano, tingnan natin ha. Kasi pag sinabing tingnan natin. Yeah, make believe with the intent to deceive. So, naloloko. At gumagawa talaga siya ng parang show. Dissembled. He that hated dissembled with his lips. Ito niyo yun? Nakikinig ba? Ang isang taong galit. Kasi alam natin ang galit, kahit sino naman, ayaw dyan sa taong yan. So, ano gagawin niya? Kunwari, hindi siya galit. Pero makikita mo yun eh. Ako, wala naman ang problema sa'yo eh. Inambunga, di pero... Kebo, yan. Tapos yung ginagawa niya, yung sinasabi niya sa iba, yung ginagawa niya sa'yo na hindi na dapat gawin, o yung hindi niya ginagawa na dapat niyang gawin sa'yo, may tatanggi mo ba na hate niya ikaw? Di ba? Pero may mga ganun. Kaya nanloloko sila, nagpapalabas. Ay, hindi ako galit. Hindi ako galit. Hindi ganun, di ba? Sabi dyan, and lay it up deceit within him. So, ayan pag lagi nyong isipin, pag galit kayo, medyo, ano yan. Again, hindi laging kasalanan yan. Di ba sabi sa Bible? Be angry and sin not. At ang Diyos mismo, si Jesus mismo, nagalit. Pero hindi pa yun sa mga nagkasala. Hindi siya nagkasala. So, tayo din, dapat galit tayo sa kasalanan, tsaka mga reprobate. Diba? Tsaka every false way, sabi. Dapat alam, galit tayo dyan. Pero pag ang kinagalitan mo, righteous na tao, paano yun? So, kaya itatago nila yan. Kaya huwag ganun, okay? Sinungaling ka na naman, tapos papatungan mo yung sinungaling. So, huwag ka nalang magalit. Pag hindi ka naman talaga dapat magalit, men. He that hated, tapos tayo dyan. When he speaketh fair, believe him not. So, para itong pagpapatuloy. Okay? So, semicolon lang yun. So, ito pa rin yung taong hater. When he speaketh fair, believe him not, for there are 7 abominations in his heart. Diba? So, kaya, ako, isa pa sa mga iniiwasan ko, yung ako mismo, maging masyadong mabulaklak yung bibig. Kasi may dahilan din yun. Ba't mo kailangan, ano, sir, ma'am, talagang galang-galang mo, OA. Diba? Madalas ay hindi, mayroon kang kino-cover up pag ganun. Kasi wala ka namang, hindi naman talaga ako bastos. So, ba't kailangan pang i-over magalang sobra naman, OA? Diba? The fact na ikaw ay taong nagmamahal sa katotohanan, wala na akong kailangan i-OA pa na ano, na mabulaklak na pananalita, di ba? Pansin ninyo yung mga preacher na ano, na madalas mayama, ganyan. Alam mo, sa hindi, natapos yung isang, hindi nga silang isang oras ang sermon nun eh, 30 minutes lang. Pansinin mo, ngayon, pag sanay ka na sa Bible, wala kang natutunan actually, na ano ka lang, na feel good ka lang, para ka lang kinamot lang yung likod mo.
Ganun lang yung effect sa'yo. Pero pag ang preach yan, talagang pinipreach yung salita ng Diyos, hindi pwedeng ano, magkakaroon ka talaga ng minsan ng galit. Kasi nga, pag may masasaling sa'yo, ako yun eh. Iisipin mo yung preacher, ako yung pinapatamaan. Diba? Eh, ang katotohanan mo, isa naman yan eh. Sabi nga nila, when, if the shoe fits, wear it. Intindihan nyo ba? Sa English kasi hindi natin ginagamit nyo. Ibig sabihin, kung sa pool ka, di sa pool, i-apply mo sa'yo. Ibig sabihin nun. Eh, sa pool ka pala, sabi mo, ikaw na nagsabi nun. Pero yung mga preacher na ano, gusto yumaman, sila yung katuwaan ng mga tao. Nako. Nagsalita na ng 5 sentence siya, wala ka pang ano. Thank you very much for your pleasant, appreciate everything. Wala, paulit-ulit na ano. Para sa dami ng salita niya, talagang maano ka. Kasi natanga-tanga ka rin minsan, di ba? Ay, so... Ang sarap ano? Sarap pakinggan. O English pa. Ano yung sabihin nun? May kaya sabi dito, naku, huwag kang maniniwala. Ang mga taong hateful. Okay. Eh, paano masabing hateful? Yung preacher ba na nag-imprisa ka totoo? Hateful ba yun? Yes. Kaso, hate sa? Yan. Pag-ibig yun sa tao, sa kaluluwa, pero hate sa kasalanan, every false way nga. Tsaka sa mga reprobate, kalaban ng Diyos. Doon tayo, hey, hate talaga yun. Hate naman talaga yun. Kaya hindi yung tinutukoy dito. Tinutukoy dito yung sinasabi kanina na wicked. Okay? So, don't hate those things na okay naman. I hate my children. Kasi ang kulit. Wag. Yung kakulitan nila ang hate mo. Paluin mo na lang para ano. Matuto pa sila. Huwag mo i-hate yung bata. Bata yan eh. Mahal mo dapat yan. Diba? O, tuloy pa pala to. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be showed before the whole congregation. Di pa tapos. Whoso diggeth a pit shall fall therein, and he that rolleth a stone, it will return upon him. Okay? So, ano sinasabi dyan? Yun nga, yung mga pagkunwari. Ang unang mali niya kasi doon, unari, ano mga maganda example? Kaya, nagalit ka sa pastor, may sinabing, ano, totoo naman, kaso talaga masakit, kung masakit, kasi nga, may ginawa kang mali, tapos sinabi, eh, ganun ang preacher. Ngayon, sa palit na gawin mo yung tama, ang ginawa mong mali, is ano, pinansodal mo, eh, si pastor. Hateful yan, hateful. Galit ako yung pastor. Kaya sa nanay ko, sa tatay ko. Eh, syempre naman, hindi mo mapahalata yun. So, gagawin mo, hindi ako galit. Hindi ako galit, pero galit ka. So, niloloko mo yung sarili mo, niloloko mo yung tao. Ano sinasabi dito? Ito, ganda nito eh. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be showed before the whole congregation. So, parang in-equate mo yung manloloko sa kayo wicked at yung hater. Kaya niyo, pag galit ka, tinatago mo pa, kaya minyo, sinasabi ko dito, Stephen, pag nakikita ko to, parang galit si Stephen sa akin. Ano? Pag-usapan natin yan. Kasi ang hirap nung galit siya, tapos hindi naman pala at pag-usapan. At least, kung sabihin niya, ah, ganun pala, di mag-explain niya yun ako, tapos na kami. Eh, paano kung tinago-tago pa yan? Ano mangyayari? Sinasabi dito, pag tinago mo yan, niloloko mo yung tao, hindi ka galit ka mo, mas galit ka pala. Later, siyempre, magmamanifest yan, lalabas ang galit na yan. At sabi dito, nakikita yan ng buong congregation. Oh, nasa church pa pala sila. Kaya, Kristiyano pala to. Kaya, Kristiyano, huwag mo itago. Ngayon, kung may galit ka talaga, hanapan mo yan ang solusyon. So, sa church, siyempre, pwede mo sabihin sa pastor yan. So, solusyonan yan. Alam niya yan eh. Sa bahay, ganun din. Sa magulang mo. Yung galit ako ay kuya, bakit? Saglit lang yun eh, pag tinago mo. Ang dami, mga pelikulang ganun eh. Total life yung mga ganun eh. Halimbasa, hindi na palaki ng maayos, magkapatid pa yan, bandang uli, di ba yung mga pelikula? Sila yung mga mortal magkaaway, di ba mga ganun eh. So yeah, makikita rin yan sa church. Ay, nako.
Bakit itong kapatid na to? Kapatid ba to? Ilang taon sa church? Bandang uli? Si pastor pa yung minalaban? Yung mga ganun eh. Ilang taon ako sa church. Napapakamot ka na lang eh. Kasi kinover, hindi, sa halip na pag-usapan, kaya gusto ko yung pastor ko. Ibanggit ko sa inyo last time, di ba? Ikaw, bakit kami nag-usap kung basta parang... parang ano ata, ayun nga, may mga gusto nyo sabihin sa kanya, nakita ko. Na, siguro napunan niya, sabi niya, Abad, ano, mag-usapan natin. So, may sabihin ako sa inyo eh. Eh, pag ganyan-ganyan ako, alam niya na eh. Sabi niya lang sa akin, alam mo ba, ang pagsasabi ng matapat ay pagsasama ng maluwag. Ganda, di ba? So, naano ko yun, oo nga, no? Di sinabi ko, yun, sabi nga sa inyo, tungkol sa pera yun eh. So, kaya nung naano ko yun, sinabi ko, kala ko magagalit siya or something, hindi naman pala. Napaliwanag pa sa akin dahil ko maintindihan. Tapos. Ganun tayo dapat, di ba? Kala mo, agad, itong mga anak ko minsan. Pag-usapan natin yan, dali lang yan eh. Ano ba yan? Diba? Pag tinago-tago mo yan, ako. Tindihan nyo ba yan? Magandang kasabihan nyo. Kaya dati hindi ko alam yan eh. Pero nung ginamit yung pasto yun. Oo nga, no? Galing na yung mga proverb ng Pilipino eh, diba? Ang pagsasabi ng matapat ay pagsasama ng maluwag. May kinikim-kim ka dyan, sabihin mo. Eh kung dapat naman tayo maghiwalay, at least naghiwalay tayo. Pero kung kailangan may magsama, at least nasabi mo yung dapat mo sabihin, magsasama tayo ng maayos, di ba? Maayos, di ba? Kaya yan, makikita rin naman later yan. Yan nga, napansin ko yung mga ganun, kinim-kim, kinim-kim. Bandang huli, magsasabi, tapos na, sumabog na. Nakag-cost na ng damage. Eh, ba't mo ginawa yun? Kasi, dati pa akong ganyan. Gusto mo sabihin ganyan, hindi ko sinabi. Ba't mo sinabi? Pumutok na. Hirap ng ganun. Kaya sinabi dyan, whoso digeth a pit shall fall therein. Diba? Now, kung hayop naman yung gusto mong itrap, diba? Okay lang yun. Pero obviously, hindi ito, parang sa Proverbs 1 yan. Alala yung Proverbs 1. Diba? Ganun din yan eh. Gusto mong itrap yung kung sinong tao, sabi dito, ikaw mahuhulog doon. Ah, hindi, sigurado akong hindi mahuhulog dyan. Hindi yung masabi. Siguro sa physical na ano talagang kasi tatanda mo yun. Pero obviously, spiritual to. Yung mga ano. Ano? Kaya mo lang. Itindihan niya yan. So, huwag kayong magdig ng pit para sa kung sinong tao. Okay? Kasi gusto mong dumante or something. Gusto ko mahulog siya dito. Ikaw yung nahulog. Ganun din yun. And he that rolleth a stones will return upon him. So, yung panahon daw nila, uso yan eh. Yung malalaking stone, yan ang pinangsasarado nila, pinang sisil nila. Nakita nyo ba yan? Yan, dami sa mga drawing yan sa ano eh. So, ingat ka kasi, bakit nag-roll ng stone? Yun nga, siguro, tinatakpan. Itatrap kita dyan, sige! Uy, ako pala yung nasaraduran. Hirap yan. Pwede na, yun ang iniisip ko rin eh. Pwede ganun. Kaso, ba't ka naman nag-roll ng stone? May lalaglagan siya doon. Pwede rin. Yan ang mga warfare dati. So, basically, sinasabi lang doon, huwag kang, ano, huwag kang mag-iisip ng masama para sa ibang tao. Huwag mo siya pagplanuhan. Again, pag talagang hinayaan ng Diyos na medyo maagrabyado tayo, ang Diyos nang gaganti sa atin. Amen? Ingatan mo na lang na hindi ka magawa ng mali. Pero kung may laban ka rin, hindi laban mo rin. Pero kung makikita mong talagang wala, ang Diyos ang gaganti sa atin. Matapusin na natin ito, dito na lang. A lying tongue hated those that are afflicted by it,
and the flattering mouth worketh ruin. So, parang ganda yung mga chismis. Especially pag ikaw ay sinungaling. Pag chismis naman, talaga sinungaling yan. Kasi pag totoo yung sinabi mo, hindi yung chismis. So, dalawang bagay ito, no? Both negative, both extreme. So, isa, nagsisinungaling ka, parang masira yung isa. Yung isa naman, flattering. Alam niyo yung flattering, mga bata? Ano yung sabihin ng flatter? Parang niloloko, pero medyo positive. Oh, pogi mo talaga. Sige, kaya mo yan. Kaya, nambubola. So, dito, ini-equate niya. Pareho lang. Parehong mali yun, eh. Parehong kasinungalingan yun, eh. Pag nambubola ka or nagisinungaling ka. At sabi dyan, work it through win. Yun niya, malaking damage magagawa sa buhay mo. Amen? So, mga obvious na to, eh. Pero, sinasabi yun, dinidetail yun sa Proverbs. Kasi nga, minsan kahit mga Kristiyano, nag-iisip ng okay lang to. Diba? Kaya nga nag-iisinungaling kasi parang hindi nila malaman, eh. Kaso kita rin yun. Bukod sa alam ng Diyos yan, maniwala kayo, yung mga wise people, nakakita yan ng, alam mo ito, mga bata, sa tinatago pa. Halata naman. Huwag ka nalang magtago, magkaroon ka ng karakter ng ganun. Ay, nanay, sorry po, nabasag ko po yung ganyan. Hindi yung mga, natago mo pa. Kaya itong mga bata minsan, ayaw nang kainin, pinapakain. Itatapon sa basura yung pagkain. Sabihin mo na lang, kaya mong sinungaling. Matutuwa pa sa'yo yung magulang mo. Kung sino man yung ano mo. Kailangan mo pagsabihin ng katotohanan. Amen? Amen. So, tapos na tayo sa Proverbs. Ano yun? 26. 7, 8, 9. Apat na lang. Okay? Napin tayo mag-revelation. Okay, sige. Sige, let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na medyo basic po yung iba dito, but ang primary may kinabang dito, yung mga young people, Panginoon, even kami mga adults, na sabi nyo nga po, nalalaman nyo lahat ng bagay, ng mata ay nasa lahat ng dako, so I pray na maging honest kami sa lahat ng bagay, as much as possible, makita namin na kayo po nag-reward ng mabuti, sa masama, so I pray na ganun yung takot namin sa inyo, tamang takot sa inyo pala, magkaroon kami po nito, especially mga bata rin, at ang bawat din sa aming Panginoon. Ay, salamat po Lord sa mga ligtas, sa ministry Panginoon, sa mga blessing na meron sa amin, ingat yung bawat isa, iingatan at protectan Panginoon sa anumang negative elements na meron, sakit, kung ano man yung possible persecution dyan, mga possible sa aking pag-ministeryo, Lord, yung mga nasyaran din namin, ingatan niyo po, Lord, sila, na magpatuloy sila. May realize na, Lord, kailangan nila ng church din po, Lord, para sila po'y lumago dito. So, we pray na gabayin niyo, Lord, sila, gamitin niyo lang po kami. We pray for Sister Alex din, Lord, na katiwala po siya doon. Katiwala din po, Lord, siya sa inyo at maging katuwang namin siya sa lugar ng May Saba. Sinunod din, Lord, sa salamat din. And, mag-enda po itong lockdown. Kung hindi man, Panginoon, bigyan niyo kami ng katalino kung paano ito ay paano kami mag-behave, paano kami mag-operate sa ganitong klase ng sitwasyon namin, Panginoon. Kung alalating lamang, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.